Okay, hey guys. So ang first topic natin ngayon is yung ating engineering mechanics, which is the basic concept of every subject na pag-aaral natin sa mga higher year ng ating civil engineering course. So under engineering mechanics, pag-aaral natin dito yung ating concepts. So yung first concept ng ating engineering mechanics is yung tinatawag nating mga rigid bodies or rigid body. So kapag sinabi natin rigid body, it is the definite amount of matter. At kapag sinabi natin matter, it is anything that has mass and volume in which this matter or amount of matter or any small elements of that matter is fixed on each other. Okay? And yung isa pang concept ng ating engineering mechanics is yung ating forces or force. So kapag sinabi natin forces, it is anything that tends to change or that cause changes on that rigid bodies. So pag sinabi natin changes, it means in terms of its motion or movement and in terms of its formation. So kapag sinabi natin kapag ang ating mga rigid bodies is nagmo-move, doon natin mapag-aaralan yung ating tinatawag na statics. And kapag sinabi naman natin na ang mga forces is nagko-cause, rather it is dynamics. And kapag sinabi natin na ang mga forces is nag-act sa rigid body at nagko-cause ito ng movement, yun yung tinatawag nating remain at rest, yun yung tinatawag nating statics. So yung dalawang parts ng ating engineering mechanics. First part is yung tinatawag na statics. So dito sa statics, pinag-aaral natin lahat ng effect ng ating forces on rigid bodies and that body will remain at rest. Meaning, there is no motion or there is no movement on that certain body. While naman sa ating dynamics, pinag-aaralan natin lahat dito yung effects and distribution of forces na kung saan nakokos ng movement sa ating rigid body. So yung first part na pag-aaralan natin sa ating engineering mechanics is yung ating statics. So lahat ng ating mga rigid bodies na i-analyze and isosolve will remain at rest. So under engineering mechanics, andito yung ating mga force system. So there are two types of force system according to the plane. Yun yung ating tinatawag na coplanar or coplanar and non-coplanar. So kapag sinabi natin coplanar, lahat ng mga forces on a certain body lies only on one plane. So for example, ito yung plane natin. At lahat ng mga forces is naglalay lamang sa iisang plane. So yun yung tinatawag natin coplanar force system. So kapag sinabi naman non-coplanar, yung mga forces natin is nag-a-act sa iba't ibang plane. So for example, ito pa yung second plane natin. So dito na yung ibang plane. Ay itong ibang mga forces. So ito yung difference ng coplanar and non-coplanar. So this type of force system is based according to the plane. Itong dalawa na to. So according to the plane where the forces acted upon. And yung second type naman ng ating mga force system is according to the line of action. Yung tinatawag nating concurrent force system at yung non-concurrent force system. And lastly, yung tinatawag nating mga or tinatawag nating parallel force system. So itong tatlo na to, sa type of force system, according to the line of action. At yung tatlo na to, nag-a-under sa ating coplanar system. Yan. So kapag sinabi natin concurrent force system, lahat ng mga forces is naglalay lamang sa iisang point of line of point. Okay, sa iisa lamang na point. For example, meron tayong point A. So lahat ng mga forces is dadaan lamang sa iisang point.
So yung line of action nitong force na to is horizontal. So papunta dito sa A. Yung line of action naman itong inclined force na to is papunta rin sa A. So matala naman itong force na to is papalayo, pero ang line of action niya is papunta pa rin sa A. So lahat ng line of action nila is mag-meet sa specific point. So that is concurrent force system. Samantala naman, kapag sinabi nating non-concurrent force system, lahat ng mga forces natin is nagmumula sa iba't ibang point. So for example, this is point A, point B, and point C. So yung line of action of this force is naglalay lang or tumutugma lang sa point A. Ito na namang force na to, papunta kay B. And ito namang force na to, papalayo kay C. Okay? So that is non-concurrent force system. Samantala naman kapag sinabi nating parallel force system, lahat ng mga forces is parallel to each other. So for example, vertical, downward vertical force and upward vertical force. Okay? So this is parallel force forces. Meron namang inclined forces. Okay? Parallel forces din yan. Okay? Next, ganitong inclined forces, parallel forces pa rin to. Okay? As long as parallel sila sa isa't isa or may isa't silang distance at yung distance na yun is perpendicular sa kanilang dalawa, makakukonsider natin na yung dalawang forces na yun is parallel to each other. Okay? Next naman na meron sa ating analysis ng ating engineering mechanics under statics is yung tinatawag nating free body diagram. So kapag sinabi natin free body diagram, ina-isolate natin lahat ng parts or member on a certain body. And every parts, doon natin makukuha yung mga forces and doon natin i-apply lahat ng mga applied forces and makukuha rin natin yung mga internal forces sa certain body na yun. And yung ating free body diagram, isa-aralin natin and maaral natin at magagamit under chapter 3 of engineering mechanics. So that is chapter 1 for the introduction of engineering mechanics. Okay, so thank you for watching. Bye-bye.